Inaasahang nasa 600 taxpayers ang mabibisita ng tax caravan ng BIR Regional District Office 44 na nag-iikot ngayon sa Taguig at Pateros. Si Sujin Kim sa sentro ng balita. Umarangkada ngayong umaga ang Tax Compliance Verification Drive o TCVD ng Revenue District Office 44 sa Taguig at Pateros. Ang goal natin sa ngayon ay to create awareness among our taxpayers in the district. No? Meron kaming bagong tax campaign, iikot po kami. And we will also be distributing flyers. We will also be posting tarpaulins in strategic areas. And we will also be paying courtesy calls to our barangay officials. Inaasahan naman na nasa 600 taxpayer ang mabibisita ng tax caravan ng BIR mula ngayong araw hanggang bukas. Para kay Barangay Captain Marilyn, mahalaga ang regular na tax mapping sa mga negosyante sa kanyang barangay para tuloy-tuloy ang pagrehistro, renew at pagbabayad ng tamang buwis. Parte yan ng campaigns natin dito sa Barangay Usosan. Pinapakita natin sa kanila yung iba't ibang serbisyo na meron tayo na libre at pinapaliwanag po natin sa kanila na ganun po ka-importante yung pagbabayad nila ng tax. It's because we are able to extend the services and maximize yung kanila pong ibinabayad sa gobyerno by providing them good services. Para naman kay Mylene na may negosyong Korean grocery, masaya siya na nakakaambag siya sa lipunan sa pagbabayad ng buwis. Bakit po makatulong din po sa bayan natin? Ang motorcade at TCVD ngayong araw ay bahagi ng bagong national tax campaign na inilunsad noong February 8. Alinsunod sa tagubilin ni Regional Director Edgar Tolentino, hindi muna papatawan ng multa ang mga taxpayer na unang beses pa lang napasailalim sa TCVD at mababaw lang ang violation. Kagaya ng hindi pagdi-display ng kanilang Certificate of Registration o COR. Pero sa mga may major violations, kabilang ang paggamit ng mga peking resibo at hindi pagbayad ng excise tax, papatawan ng kaukulang multa. Maging ang mga nasama na dati sa tax mapping at may kaparehong violation. Kung hindi ka rehistrado, kung wala kang resibo, kung hindi ka nag-i-issue ng resibo, wala kang libro or hindi mo binubook yung mga sales transactions, ibig sabihin, yung pagbabayad, pagpa-file mo ng returns ay hindi rin maayo. So dito nagsisimula yung tax compliance. Nasa 1,000 hanggang 50,000 piso ang multang maaaring maipataw. Noong 2023, nasa 1,600 ang target nilang mapabilang sa kanilang tax mapping. Nahigitan ang target na ito ng mahigit 1,700 negosyo. Huling isinagawa ang TCVD nitong January 29. Paalala ng BIR, agahan ang pagbayad ng income tax. Dapat rin daw malinaw sa kaisipan ng ating mga kababayan na sa tamang buwis ang pag-asenso'y mabilis. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.